Magandang araw po sa mga kaedkan natin dyan. Ngayong araw, magtuturo po ako kung paano mag-zero ng scope nyo sa inyong airgun. Para po ito sa mga beginners na di pa po marunong mag-zero ng kanilang airgun. So, ito po yung gagamitin ko na airgun sa pagtuturo sa inyo kung paano mag-zero. Okay? So, pag airgun natin, sisiruhin natin, pinakaunang gawin, make sure na yung tangke natin puno ng hangin. Yung CO2 nyo, i-refill nyo muna yung tangke nyo. Okay? Sa airgun, dapat may sapat na hangin. Ito na PCP, 2-5 po ito, yung karga. Okay? So then, next po, install nyo po yung scope nyo, yung mount sa airgun nyo. Okay? Siguraduhin po na mahigpit yung mga screw nya. Tsaka, mas maganda rin po na maglagay ng shim sa ilalim ng scope mount dito sa likod para mas marami kayong adjustment dito sa inyong elevation, okay? Dito sa ilalim. Yung shim nyo, pwede nyo gamitin dyan, yung aluminum can, yon kupitin nyo. Lagay kayo sa likod, dalawang patong, okay? Dito sa ilalim ha, para tumaas yung likod. Next, sunod po yung reticle natin. Siguraduhin po yung reticle, yung cross ng scope natin na yung vertical line ng scope naka-align po sa barrel nyo. Okay? Yung cross, ha? Dapat align po yan sa barrel. Ayan po. So, kabit po muna natin ng maigi. So, ito po yung elevation. Adjustment ng scope natin. Ito po yung windage na ating scope. Okay? So, pag niluwagan, bababa po yung cross natin. Yung reticle natin, bababa po yun. Ha? Pag hinigpitan po natin, tataas po yung cross. Okay? Dito naman po sa windage, pag hinigpitan po natin, no? Papuntang right po yung cross natin. Okay? Papuntang right side. Pag niluwagan naman natin, papuntang left side yung cross natin. Okay? So, yung zero distance naman po, depende po sa target na distance kadalasan yung binabarel. Okay? Sa CO2 po sa akin, yung max distance ng zero ko nasa 32 lang meters lang po yun. 32 meters. Sa PCP ko naman, nasa 43 meters po yan, yung zero niya. Yung far zero. Okay? Yung pinakamalayong zero ng airgun ko. Tapos, pag na-zero na yun, kailangan nyo pong mag-practice. No? Yung impact o tama ng airgun nyo, dapat practicean nyo po yun sa bawat distance. Like 10 meters, saan ba tumatama yung pellet ng airgun nyo? Ganyan po, 5 meters, saan ba? 15 meters, by 5 po. O 20 meters, 25 meters, 30 meters, 35, di ba? Ganon, 40. Dapat po, practicean nyo po yun. Okay? I-record nyo, lagay kayo ng note na ganito tama, parang kudigo. Ganon. Sa PCP, ganon din po yun. So, pag nag-zero po sa sample, 43 meters or 45 yards. 45 yards, nakalista na po yun. Saan ba tatama yung pellet sa reticle, no? Pag nasa distance na 15 meters, ganon. So, gumagawa po ako ng kodigo bawat distansya, no? Pinapraktisan ko po yun. Okay? So, ganun din po yung gagawin nyo. Para at least sigurado nyo na pag nag-hunt kayo or nag-target shooting kayo, matamaan nyo yung gusto nyo yung patamaan. Okay? So, isa rin pong bagay, no? Bago kayo mag-zero ng airgun nyo, kung hindi po floating barrel yung airgun nyo, naka-barrel band, yung may
ban po nag-iipit ng barrel. So, make sure po na mahigpit po yun at saka hindi gumagalaw. Okay? Kasi pag gumagalaw yun, paiba-iba yung zero nyo. Tapos, yung silencer nyo, pakicheck nyo na rin. Ha? Dapat walang sayad. Para at least sigurado na yung tama nyo, hindi paiba-iba. Okay? So, start na po tayo. Okay? Gawa po tayo ng reference natin doon sa dulo. Okay? Ayun. Nakataas. Ha? As ang tama. Okay, medyo... So, andun po sa upper left yung tama. So, ayan po. So, mataas po siya. Pipihit ko po dito. So, titingnan nyo po. Gagalaw po yung reticle natin. Yung airgun natin, naka bench rest po yan. Naka-rested lang po yan. Hindi po nakagato. Okay? Pwede nyo pong igato yung airgun nyo pag ginagawa nyo po ang pag-zero. Okay? So, ngayon yan. Higpitan ko lang siya. Aakyat po yan. Tingnan nyo po sa video. Okay? So, higpitan ko. Ayan po. Kita nyo. Umaakyat po yung reticle natin. Ayan. So, reticle po ang tawag sa cross na yan, ha. Ayan po. So, na yung tama natin nasa third mildot po sa windage. Yung nasa third mildot po, ha. Okay. So, lilipat po natin. Third mildot. Okay. Bale, dito naman po tayo pipihit. Bale, pupunta po tayo sa right side ng reticle natin. Ah, left side pala. Pupuntang left side tayo ng reticle natin. Okay? Nandun po yung tama ng airgun natin. Okay? Pipihitin ko po siya. Okay? Luluwagan ko, ha? Ayan, o. Tingnan nyo po. Gumagalaw. Ayan. So, ayan. So, nandun na po yung tama, eh. Ayan, o. Is natin scope para mas ayan. So ayan na po yung tama, oh. Ayan. So ayan na po siya. Okay? So yung windage po, pag ginalaw natin yan, ayan, ginigpitan ko siya, tingnan nyo. Okay? So ayan, oh. Ipitan ko siya, gumagalaw siya po gilid. Okay? Going to right siya, di ba? Pag mahigpit, going to right. Okay? Pag maluwag, pag niluwagan, going to left side. Okay, yan po. Niluwagan po natin. Left side po. Ayan, no. So, andun po yung tama nyo. Andun po sa right. Okay? So, habulin po natin yun mamaya. Okay? So, yan po. Habulin po natin, ha. Nasa right po yung tama. Bali, ang gawin natin, pag nasa right yung tama natin, papuntang right din po yung reticle natin. Higpitan natin to. Okay? Ayan po. Ayan. So, lumalapit siya. Ayan. So, ayan po. Nasa taas lang po. So, medyo nasa baba pa po yung, nasa taas po yung tama ng airgun natin. So, need po natin itaas yung reticle. Yung cross natin, itaas natin para magpunta po sa sentro. Yung tama. Okay, so yung taas, higpitan po natin para tumaas. Higpitan po natin, tataas po yan. Ayan, tumaas. Higpitan natin. Okay? So, pag niluwagan po, bababa po yan. Okay? Depende po sa tama, kung saan yung tama ng airgun nyo. Okay? Ayan po. Pag niluwagan, bumababa po yung reticle. Pag hinigpitan, tumataas po yung reticle ng scope. Okay? So, isa pa po. Try natin. Putok pa natin ulit. So, ayan po. Try po natin kung matamaan po natin yung dot. Okay? So, yan po ang point of reference natin. Yung unang tama natin. Yun. Medyo dikit na po siya. Okay? So,
try na po, pa po natin para makorek na po natin yung tamang zero nya. Ma-zero na po natin siya. So, yung gagawin po natin para makuha yung tamang zero ng airgun natin, kailangan po natin gumawa ng at least 3 shots, no? 3 shots po para ma-confirm ko yung group po muna ng airgun natin. Tapos doon sa group shots na magagawa ng airgun natin, doon po sa sentro tayo maglalagay ng zero natin, okay?